Kung sa mga BSP series ko na mayroon ding tinatawag na mga cartwheel coin or yung cartwheel effect sa mga barya, baya dito rin sa mga NGC 1 piso, meron tayong example dito, 2 peraso. Ayan guys, no? Cartwheel or luster coin sa 1 piso, new generation. Hey guys, what's up? Welcome back sa ating channel Kalimay Online po. Huwag po kalilimutan mag-subscribe pagkatapos nyo po manood at mag-join na kayo sa ating membership. At sa mga dati ng member at mga bagong member ng Kalimay Online Hunters, salamat po sa inyo sa patuloy, no, sa palaging panonood sa ating channel. Okay, silipin muna natin dito sa Nemista.com itong mga new generation currency na barya. Ito 1 piso, yung ating examples ay year 2018 eh, kasi itong NGC na to eh mayroon lamang 3 years, di ba? 17, 18 and 19. At sa kapagkakalam itong year 2018 ang may pinakamaraming variation sa new generation currency. At sa ngayon sa tingin ko wala pa rin nag-update dito, no? Yung 2018, apat na variation pa rin ang mayroon dyan. Yung year 2017 guys, I know, 2018 yung, sila pa rin yung nandyan eh, yung common tsaka yung lower and upper mint mark na 2018, no? Kasi meron 2018 dito na yung iba eh akala lower mint mark lang din yun, medyo mataas po yun na yung rate dito na 2018 upper mint mark na tinatawag. Ayan, no? Yan po yung 1.9% yung frequency niya dito sa end.nemista.com. Ayan, upper mint mark is right above the letter L of Rizal. Ito po yung nasabi na nating rare ito eh, or hard to find sa 2018 na NGC. At sa ngayon wala pa rin dito, hindi pa rin naisasama yung 2018 na ang pros lang ay yung obverse and reverse. Meron po tayong variation na ganun, meron po tayong hawak nun. Ayan, pero hindi pa nag-update ngayon dito, no? Ayan, so ito yung ating example ng cartwheel effect sa mga barya, kasi dapat alam din natin yan para hindi tayo nag-iisip, kasi marami nagtatanong tinatanong nila kung ano daw ba yan, kung frosted po ba yung mga ganito, lalong lalo na dito sa NGC, kasi sa BSP series na 1 piso eh, alam na nila eh, no? Alam na nila yung frosted tsaka yung mga mint luster o cartwheel effect na tinatawag. Ayan siya. At pag buksan natin yung ilaw, parang medyo lalo dumilim nung binuksan yung ilaw, kasi yung reflection na itong mga ganito eh, no? Yung mga mint luster na ito, lalong lalo na sa NGC, glossy na siya. Tapos at the same time meron pa siyang yung effect na yan, no? Pag nagsashine siya. Ayan yung mint luster or cartwheel effect na tinatawag sa mga barya. Hindi po ito frost. Iba po naman yung frost, guys, no? Ayan, yung mga frosted kasi may proseso doon na tinatawag silang sandblasting, no? Sandblasted. Kaya nagresulta na naging frosted ang mga barya, no? Ayan siya. So, kung yun, variation yun. Maaaring nga sinadya yun. Ito naman mga mint luster yung pagkakaproseso niya. Ayan siya. Ganun din sa reverse. So meron tayong 2 peraso nito. At may mga magtatanong dyan, pwede bang lumabas yung mga mint luster na yan sa mga coins? Kahit yung mga bago ito. Halimbawa kasi yung ibang NGC na 1 piso, glossy lang siya. Glossy lang, you know? Hindi naman siya may cartwheel effect na tinatawag. Kahit nga sa mga lumang barya, may nakita na rin ako na may mint luster effect. Ayan, so reviewin natin mint luster, also known as cartwheel effect, mint bloom. Ayan, di ba makita yung mint bloom and pros. Ayan, iba yung pros na isama lang yan, pero iba yung pros na yan. Tuloy natin. Ano ko yung surface is a sheen or a reflective qualities. Ay, nakikita naman natin yung dalawang example natin, no? Yung description ay pareho-pareho, di ba?
you know, that are produced during the minting process when a coin is struck. The metal flows from the center of the coin towards the outer edge. Ayan. So, sa pagkakaproseso nga daw, kaya nagkaroon ng mga mid luster effect na yan or cartwheel effect. At hindi lahat ng mga barya ay ganyan. Kahit naman natin na nyo, di ba? Sa mga BSP series coin, meron lang mga, may mga mat na nga dyan eh. May mga tinalakay na tayo, mga mat effect. Yung hindi naman siya makintab, smuggy lang siya. Smuggy ang dating nun, kumpara dito sa sheen or reflective parities na to ng mga cartwheel coins. Ayan, so alam nyo kasi guys, magandang makumpleto natin itong mga ganito, mga mid-luster coin, mga proceed coin, mga mat coin. Diba? Kasi pag nag-collection tayo, iba yung pakiramdam na kumpleto tayo eh. Kasi meron tayong maipapakita, diba? Meron tayong maipipresent sa ating mga kaibigan at yung mga nagkaka-interest sa pagko-collect, diba? Maganda kasi yung libangan at nakakatanggal kasi ng stress itong mga pagko-collect ng mga coin, no? At yung iba naman na baguhan lang, huwag nyo pong isipin na kayo nai-stress kasi sila eh. Kasi iniisip nila eh, wala naman daw bumibili nga, no? Lagi ko yung pinapaalala sa inyo, huwag po kayo doon mag-focus, guys, no? Dito sa aking channel, ang pinopromote ko dito yung mag-collect din kayo ng mga barya para maging libangan nyo at gawin nyo na rin content. Gumawa po kayo ng mga content habang free naman yung pag-post dito sa YouTube eh. Gumawa kayo ng content eh. Diba? Kung nanonood kayo ng mga YouTube video dyan, mga kahit na ano lang, kung nagkaka-interest kayo sa pagkukoin, gawin nyo na rin content, guys, habang naabot pa yung mga requirements ng YouTube, diba, sa paggawa ng mga content. So, ayan, ito yung ating NGC 1 Piso Mint Luster or yung tinatawag ding cartwheel effect. Ayan, sa BSP series coin meron din at meron din dito sa mga new generation currency. At sa mga 5 piso, no, yung mga BSP series na 5 piso, may mga nakita na rin ako dyan. Meron ding mga mid luster dyan at meron din nga mga frost coin sa mga 5 piso BSP series coins at ganun din sa 10 piso. Diba? Kasi yung pagkakaproseso naman yan eh. Wala naman sa value yan o sa iisip ko sa yun. Iba baka sa piso lang ginawa yan na meron din po sa 5 piso at 10 piso kaya tingnan nyo yan. So guys, yun yung content natin ulit ngayong araw na to. Thank you very much po sa panonood at huwag kalilimutang mag-subscribe. Until next time po, God bless sa lahat.